Ikaw, Brother Rosie, tanong ko lang, sino bang natutulungan mo na sarili mo? Sarili mong bulsa. Ako po sa'yo, Brother Rosie, ha? Dahil ang sabi mo naman, aki kang Christian. Kung masama ang loob mo, magsimba ka, magbasa ka ng Biblia, ibuhos mo doon yung sama ng loob mo, pagkatapos nun, matulog ka. Isang araw, 4 na oras, 3 oras, napakahaba ng live mo doon. Parang naghihintay ka kung may magpalipad ba. Morning, good evening, magandang tanghali po sa ating lahat. Reactionan po natin ng konti. Bilang opinion ko sa sarili ko, lahat naman po tayo may karapatan, may opinion. Kailangan natin yung expression natin, mailabas din natin. Bilang dagahanga din kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, hindi po tayo maging isang YouTuber kung wala tayong inspirasyon na nakikita po natin. Doon ko po nakikita sa kanilang mag-ama. Makinig ka, Brother Jose. Dapat marunong ka din magpakumbaba. Sa tagal na panahon, bakit ngayon pinabalik mo? Anong dahilan mo? Dahil mahina na ba yung channel mo? Para lang makikilala ka ulit? Para lang bang mapag-usapan ka? Hindi mo ba din naisip yung ginagawa mo na nakakaapekto din sa'yo? Hindi na usapan lalaki kung hindi maritis na. Baga nagpuna ka ng isang tao, hindi mo naisip yung puna mo sa sarili mo. Hindi mo naisip kung ano ba din yung mali sa sarili mo. Hindi ko kasi maisip, Brother Rosie, bakit nagkaganyan ka? Kung lalaki ka, ilabas mo na. Sa isang live na okay na yun, enough na yun eh. Nasabi mo na yun lahat ng gusto mong sabihin. Hindi eh, pag sinagot yung live mo, sasagutin mo ng hindi tama. Baga para lang binabalik-balik mo yung kwento. Pinipilit mong huhukayin na tapos na. Ano ba ang rason mo? Ano ba ang gusto mong mangyari? Ano ba ang gusto mong ipagmamalaki mo sa sarili mo? Tandaan po natin, Brother Jose, nung lumapit ka sa kanila ni Kuya Bal, tinanggap ka din. Dahil lang nangailangan ka din ng tulong. Nangailangan kang tulong na gusto mong makakatrabaho ka dahil wala ka talagang, wala tayong income noong mga time na yun. Dahil pandemic yun. Sa madaling sabi, magkaroon ka din ng utang na loob. Lalo-lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang. Lalo na sa anak niya. Parang ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Pagkatapos, mayroon pa akong naririnig sa'yo na magpa-lie detector test pa kayo. Para saan yun? Ano ba? Mayroon ba tayong kriminal na ginagawa? Naunawaan ko yung katayuan mo. Pero hindi ko naunawaan, Brother Jose, yung parang paninira na ng kapwa mo yung sinasabi mo. Ito na lang, bilang isang tito mo, si Kuya Bal Santos Matubang, pinsan mo si Kalinga Prab, dapat kung mayroon kang hindi nagugustuhan, kinausap mo sana sila ng masinsinan. Hindi sana ganito nakalala. Hindi mo ba din naisip, Brother Rosie, na pagdating ng panahon, sa kamag-anak din tayo lalapit, di ba? Hindi tayo laging nandyan. Itong YouTube na to, Brother Rosie, hindi naman to. Oo, malaki ang tulong natin dito sa YouTube. Pero, iisipin din natin yung mga sinasabi din po natin dito sa social media. Bilang isang tao, bibigyan mo din yung respeto mo din sa sarili mo bago ka humingi ng respeto ng ibang tao. Kung mayroon ka mang naririnig na hindi ka nais sa tainga mo, sa pandinig mo, kausapin mo sila o tatawagan mo sila. Ayun yung way na kinakamaganda mong dapat ginagawa bilang isang lalaki. Kasi ang bibig mo, dahil pang babae. Ika pa nga, dahil pang bakla pag nagsasalita ka. Kahit pagsalamin ni Kuya Bal, napuna mo? Nakita mo pa yun? Dahil nagsasalamin kasi si Kuya Bal, dahil sumasakit yung mata niya pag nakasikat ng ilaw. Halimbawa, yun, ilaw, ayan. Parang malabo yung paningin niya. Hindi dahilan na magsasalamin ka dahil may tinatago ka? Dahil lang sa mata? Nagsisinungaling na? Napakababa naman ng ano mo, Brother Jose. Akala ko pa naman standard ang tingin ko sa'yo. Nawala yun dahil sa reaction mo, sa pagtira mo sa mag-ama. Ako kasi para akong nauumay dun sa mga binabanggit niya na parang wala na sa topic eh. Magsalamin tayo kasi masakit sa mata eh.
Kasi pag hindi ako nagsalamin, tingnan mo. O ganyan yan. Si Kuya Bal din ganun. Yan. Ngayon, ito pa, isa kong ayaw sa'yo. Sinasabi mo pa, pastor siya pero ganun yung sinasabi niya. O guys, sasabihin mo pa, mga kaano, ito ba yung pastor? Sinasabi mo pa, yan yung ugali niya dati? Brother Rosie naman, parang sinasabi mo naman, ikaw din nagsabi nga laki ka ng Christian. Lumaki ka sa paghahawak ng Biblia sa madaling sabi. Lumaki ka dahil sa paniniwala mo sa Biblia na may Diyos. Sa'yo yun ang galing ha, Brother Rosie ha. Baga, ibigyan lang natin ng ano, kasi parang hindi na kasi maganda, Brother Rosie, yung sinasabihan mo si Kuya Bal na may natira pa siyang, bakit? Ito naman yun sa akin, Brother Rosie. Hindi mo na po na yung sarili mo na sinabi mo, laking Christian ka, tinuturoan ka sa paghawak ng Biblia, halimbawa, pagkatapos ganyan yung pagkatao mo, napuna mo si Kuya Bal, pagkatapos ikaw, hindi mo na po na yung sarili mo. Ba, sinasabi mo pang, ayan mga kaano, ayan, may tira pa siyang, siguro, dati, ganyan siya. Bakit kilala mo ba si Kuya Bal dati pa? Kilala mo ba si Kuya Bal noon? Ha? Nakagsalita ka ng ganyan? Mismo sa sarili mong bibig na nanggaling laki ka ng Christian. Bakit, Brother Rosie, hindi mo nagagawang makukontrol yung bibig mo? Kasi ganito yon. Habang nanonood ka kasi na nakikita mo marami kang nanonood sa'yo, lalong ginaganahan yung bibig mo. Di ba? Kasi gusto mong magpakilala ulit. Ayun yung katotohanan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Napuna mo pa rin yung pag-charity. Nasubukan ko po mag-charity, Brother Jose. Nagawa ko din. Nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong din sa mga tinutulungan ko. Halimbawa na lang ako, Brother Jose, ha? Inspirasyon ko si Kuya Bal. Dumating sa buhay ko, si Kuya Mel, ihalimbawa na lang natin. Tinuruan ako ni Kuya Mel, bakit hanggang ngayon, utang na loob ko pa rin yung tinulong ni Kuya Mel sa akin. Maliit man na bagay, kasi binibigyan ako ng halaga ng tao na yon. Eh samantalang ikaw, laki ng tulong na natatanggap mo. Wala ka ba nun? Wala ka bang paglingon kung ano yung tinulong sa'yo ng kapwa mo? O wag na natin sasabihin magkamag-anak kayo. Sasabihin na lang natin ibang tao sila. Pero dapat tumingin ka din kung ano yung naitulong nila naging ambag sa buhay mo. Lingon-lingon din, yuko-yuko din tayo. Kung saan tayo nagmula. Kung ano yung buhay natin before bago tayong nakaahon sa buhay. O ito naman, sa opinion ko na lang din, opinion ko to lahat ha, opinion ko sa sarili ko. Magkaroon ka ba ng ganyan na buhay, Brother Rosie? Kung hindi sa kalingap, real talk yun. Dapat mayroon ka nun. Sa akin, Brother Rosie, i-stop mo na. Huwag mo nang asamin yung wala na. Nakaraan na yun, itapos na yun, bakit binuway mo? Ano bang ipinaglaban mo? Tao lang tayo, lahat tayong nagkakamali. Huwag natin i-ano natin sa sarili natin na perfect. Hindi tayo perfect, tao lang tayo. Di ba natin naanoan din kita kasi hindi din talaga kita nagugustuhan. Hindi ko nagugustuhan yung tabas ng dila mo na wala ka naman talagang pinaglaban eh. Kasi tapos na. Yung pagtulong ni Kalinga Prab sa iyo, parang wala na. Alam mo, Brother Jose, ito naman. Ang tulong hindi yan nawawala. Dala-dala yan sa puso mo at sa isip mo. Tanggapin mo sa sarili mo may naitulong ang mga matubang sa buhay mo. Ayun na lang dapat yung huhugutan mo sa puso mo na itong mga tao na to may naambag sa buhay ko. Kaysa dati kong buhay. Halimbawa, yung mga sponsor mo. May sponsoran ka ba kung hindi ka nanggaling doon sa Kalinga? May tutulong ba sa'yo kung hindi ka nakikilala kay Kalinga Club? Bawat live nga, pag may tumawa lang sa live na kasama ni Rab, inaaway mo na.
sinasabihan mo nang kumampi, hindi nila alam yung pulot dulo. Para tinanggalan mo yung mga tao ng sarili natin na opinion. Brother Jose, lahat tayo may sariling mga opinion. Pwede tayong magsalita, pwede tayong magpapaliwanag, huwag naman yung sobra. Brother Jose naman, huwag natin lukuin yung sarili natin. Buksan mo naman yung isip mo. Buksan mo yung isip mo yung mga taong tumutulong din sa buhay mo. Yung nagsimula ka, napakasakit nun yung sinasabihan mo na wala akong kinukuwang ninong na mga sinungaling. Hindi ka ba nahihiya dun sa sinasabi mo na may video kaming napanood siguro 3 years o 2 years mahigit nung ginagawa pa lang yung bahay mo? Di ba? Ano na tayo? Tanggapin natin. Huwag natin lukuin yung sarili natin, Brother Jose. Kung mapapanood ba ng anak mo, hindi pala ninong yan eh. Pero nasabi mo na vlog yun, napanood ko yun. Ako nga, Brother Jose, ito lang sa akin, no? Sa lahat ng nakakatulong sa buhay ko, sa negosyo ko, pinasalamatan ko yun. Napasa rin sa puso ko. Hindi ko nakakalimutan yung mga taong tumutulong sa akin. Yung nagbibigay nga sa akin ng, yung nag-sponsor nga sa akin ng palaro ng dito sa channel ko, yung mga ayudang nagbibigay sa akin, hindi ko yan sila makakalimutan. Yung mga taong tumutulong sa akin, Brother Jose, hindi ko yan makakalimutan. Darating ng panahon na magla-live ako, pasasalamatan ko pa din yan silang lahat. Kasi ganun talaga dapat tayo. Pilipino tayo eh. Kailangan lagi natin bukas, lalo na ang sinasabi mo, Christian ka. Pagkatapos ganun ka sa harap ng kamera, lalaki ka, pero ang bibig mo daig pang babae. Diba, pangiwi-ngiwi na lang yung bibig mo para lang makasagot ka, na ang sagot mo galing din sa'yo, sinasagot ka lang, sabay sasagutin mo na naman ng baluktot. Huwag na yung quest-quest na kwento, hindi na baluktot. Huwag naman ganun. Brother Jose, dito sa harap ng kamera, kaya natin sabihin kung anong gusto natin sabihin. Pero bago dapat natin ibuka ang bibig natin, iisipin din muna natin kung sino yung mga taong tumulong sa akin nung walang-wala ako. Dapat naisip mo rin yun ang utang na loob pa rin. Buksan mo rin yung isip mo, Brother Jose. Hindi ako galit sa'yo, Brother Jose, kasi unang-una wala akong karapatan magagalit sa'yo. Dahil unang-una hindi tayo magkakaano-ano. Ayan, kung ano man ang mayroon sa'yo, thanks God. Diba? Pasalamat tayo. Givings na ako doon. Pero yung lumalabas sa bibig mo, parang hindi ko na gusto. Magkapamilya pa rin kayo. Darating din ang panahon, lalapit ka din. Nasabi mo lang yan kasi masama yung galit ka eh. Hindi mo matanggap sa sarili mo na may pagkakamali ka. Tanggapin mo din yung pagkakamali mo. Kagaya nung pinagbakasyon ka lang. O ikaw lang din naman ang hindi bumalik. Pagkatapos, gumawa ka na naman ng issue. Diba? Yung sa pagtulong, charity vlogger, huwag mo na questionin yun. Yung sinasabi mo pang, hindi dahil sa sponsor, hindi ba kag-charity? Hindi mo pa kilala si Kuya Bal noon pa. Bahay yung motor pa lang na punong-puno ng mga ano, doon pa lang yan, tumutulong na siya. Ikaw ang hindi mo kilala si Kuya Bal. Kung gaano kabait si Kuya Bal. Ako nga na hindi ko siya kaano, alam na alam ko eh. Na mabait siya. Tumutulong siya. Ikaw, Brother Jose, tanong ko lang. Tanong ko lang ha. Sino bang natutulungan mo na sarili mo? Sarili mong bulsa. Kla, di ba? Ang pagtulong mo nang galing din sa sponsor. Ang pagtulong mo galing din sa iba. Hindi ka makagtulong kung wala yung tumutulong din sa'yo. Kusa, huwag mong questionin si Kuya Bal na hindi ba kakatulong kung walang sponsor. Ang sponsor kasi guys, ganito yun eh. Magbibigay sila o hindi, nagpapasalamat pa rin yan sila Kuya Bal. Kasi hindi naman talaga pwedeng iasa yung pagtulong mo sa ibang tao eh. Bilang isang vlogger, magpapasalamat lang talaga ang mga vlogger na may katuwang sila sa pagtulong dun sa kapwa natin. Lalo na sa mga senior citizen. Hindi mo ba napapansin puro matatanda yung natutulungan ni Kuya Bal? Hindi man niya nababalikan yan na ano, kasi marami pa ang gusto niyang tulungan. Natutulungan na yun, napabahaya na yun. Huwag mo nang punain yun kasi hindi mo rin yung kayang gawin. Kung mayroon kang sama ng loob,
alam mo yung number nila. Alam mo kung saan ang bahay nilang dalawa. Hindi ba pwedeng puntahan mo na lang yun? Wala pang nakakaalam. Hindi, ginamit mo yung social media para kumita ka din. Real talk yun. Diba? Ayun yung totoo dun. Huwag mong sasabing hindi totoo yun. Dahil gusto mong lumabas na naman, bumango. Ayun lang yung katotohanan natin doon. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy na kung ano yung talaga ang katotohanan doon. Kung mayroon kang ano sa sarili mo, iisipin din muna natin kung mayroon ba tayong nasasaktan o mayroon ba tayong taong natatamaan. Kasi ihalimbawa mo na lang sa sarili mo eh. Diba? Kasi ang bibig mo, parang ano, makangiwi-ngiwi ka na lang dyan. Makagsalita ka lang, makagsagot ka lang kahit hindi katotohanan yung lumabas sa bibig mo. Sasabihin mo na naman, kayo na ang bahala. Paulit-ulit yung kwento mo. Walang direction tayong matutunan. Kung hindi ang direction doon, paninira. Paninira lang sa kapwa mo. Guys, ayaw ko na po pakinggan minsan yung papanoorin ko sana yung video niya. Parang nauumay ako. Kasi wala doon yung hinahanap ko eh. Wala doon yung gusto kong marinig sa kanya kung hindi. Binabaluktot lang niya bawat sabit. Walang direksyon. Walang mapupuntahan kung hindi puro sama ng loob. Kung ako pa sa'yo, Brother Rosie, ha? Ganito na lang. Dahil ang sabi mo naman, laki kang Christian. Kung masama ang loob mo, magsimba ka, magbasa ka ng Biblia, ibuhos mo doon yung sama ng loob mo, pagkatapos nun, matulog ka. Para sa pagising mo, maganda yung feeling ng isip mo. Naalis na. Diba? Ayun lang yun. Sa akin sana, Brother Jose, enough na. Kasi nakarami ka. Ang kwento mo pa isa-isa. Iisa ang kwento. Iisa ang sagot. Walang iba. Tapos bukas naman, tungkol na naman sa pera. Ayaw mo lang kasi tanggapin yung katotohanan na may nahiram ka. Kagaya ko din. May nahiram din naman ako sa sarili ko. Namutang din naman ako. Hindi ko ikakahiyayan kasi totoo yun. Dahil kailangan natin eh. Kung wala kang pamahay, kausapin natin. Kausapin mo. Ako. O ako nga sa sarili ko. Kung hindi ko man siya makausap ng ano, dinaan ko sa... Kasi may cellphone. Ano pa bang silbi ng cellphone? At least naunawaan ka. Dahil magkamag-anak pa rin kayo, Jose. Hindi iba ang taong sinisiraan mo. Ay paano kung mapanood yan, Brother Jose, sa anak mo pagdating ng panahon? Dahil kung hindi mo buburahin yung mga ano natin, habang mamamatay tayo, nandyan pa rin yung YouTube, mapapanood pa rin yan. Mapanood ng anak mong kung ano yung bibig ng papam niya. Lalaki sa lalaki, dapat kung ano yung sama ng loob mo, isang live lang. Ibuhos mo lahat. Nung isang araw, 4 oras, 3 oras, napakahaba ng live mo doon. Parang naghihintay ka kung may magpalipad ba. Utang na loob, Brother Jose. Lingon-lingon din pag may time. Lingonin natin yung mga taong tumutulong sa atin. Kasi mayroon naman din tutulong sa'yo eh. At least tahimik yung buhay. Tuloy-tuloy yung gawa natin. Tuloy ka sa pagtulong. Tuloy ka sa pagbablog mo. At least, makikita ng mga tao na ito na tahimik. Ayaw mo ba yung ganun? Gusto mo laging pagdating ng alas 8 medyan, humarap ka na naman ng kamera. Pagkatapos, yung sagot sa'yo, sasagutin mo ulit. Walang katapusan yun, sagot. Iba yung gusto mo. Views. Gusto mo lang talaga laging, kasi wala ka ng views, Brother Jose. Humina ka na. Aminin mo naman o hindi. Itong channel ko, guys, wala to. Kasi may sarili akong negosyo. Ako nga, mga taong nagpapagawa sa akin ng mga t-shirt, utang na loob ko yun. Hindi ko sila makakalimutan. Dahil sila yung tumutulong sa akin, yung nagsimula pa lang ako. Dapat ganun ka rin. Matuto ka din lumingon sa mga taong tumutulong sa iyo nung wala ka pa. Bakit hindi mo kayang gawin? Nahiya ka? Bakit mahiya ka? Ayun naman yung katotohanan, di ba?
Ayun guys, ako, magpapasalamat talaga ako sa mga taong tumutulong sa akin, channel man, yung nagpapagawa ng mga teaser, lalo na yung mga matubang pamilya, malaki din tulong sa akin yan. Malaking utang na loob ko din sa kanila, lalo na sa mga kaibigan ko, na tumutulong din sa akin. Hindi yan nawawala sa isip ko. Yung na mayroon man nag-sponsor sa akin, hindi ko makakalimutan yan. Dahil kung saan ako nagsimula, sila yung tumutulong sa akin, sa channel ko. Hindi ko makakalimutan yan. Hindi ko kailangan ikakaya kasi yun ang katotohanan. Nandyan sila tumulong. Yung yung namigay ako ng handog ng pamasko. Nung unang-una pa hanggang ngayon. Nandyan sila tumutulong. Diba? Huwag din natin iasa sa lahat ng sponsor, Brother Jose, yung ano natin, kasi may time din na mayroon silang gusto ding tulungan na iba. Kung ano lang yung naiipon ko ng December, ayun lang yung ibibigay ko. Kung may tumulong sa akin, nagpapasalamat ako. Walang katapusang pasalamat sa mga taong tumulong sa iyo habang buhay ka. Hindi yan nawawala sa isip mo. Dapat yun ang itatak mo sa isip mo. Kung saan ka nagsimula, bakit nagkaroon ka ng ganitong buhay? Saan ka nagsimula? Paano ka nakikilala sa social media? Dahil sa mga tao na yan. Sa matubang pamilya. Hindi mo ba kayang tanggapin yan? Dahil ang gusto mo kasi, gusto mo ano ka, highs ka. Gusto mo maging manager. Kung mapanood ko pa nga yung mga vlog mo dati, para kang presidente. Panoorin mo yung mga ano mo. Pag umasta ka, gusto mo maging ka-level mo. Alam mo, hindi man masama maging level tayo sa kapwa natin, pero paghihirapan din natin. Diba? Paghihirapan din muna natin bago natin maasam yung mga pangarap natin sa buhay. Hindi po masamang mangarap, kailangan lang din, kumilos lang din po tayo. Hindi habang, ako nga lahat ng negosyo, pinasok ko eh. Walang masamang tumulong, Brother Jose. Pero yung tumulong muna sa buhay mo, lingunin mo rin. Dahil dala mo yan hanggang kamatayan mo, yung utang na loob. Hindi mo mawawala sa isip mo yung utang na loob. Bawat makita mo yung mga tinutulong ng tao sa yung unang tumulong sa'yo, makikita mo na yan, ay itong tao na itong tumulong sa akin. Papasalamatan ko. Ibaba natin yung pride natin. Yung ego natin sa buhay, wala tayong mapapala niyan. Kasi pangit na po ang lumalabas sa bibig mo. Papunta na para bang binababa mo yung sarili mo. Wala nang kasinsense yung mga sinasabi mo. Wala na. Wala nang maniniwala sa iyo. Kahit tingnan mo mismo sa sarili mo, Brother Jose, payo ko. Panoorin mo yung video mo kung matutuwa ka ba o maiinis ka. Panoorin mo na lang yung sarili mong video. Kung maganda ba yung ginagawa mo. Hindi na po maganda ang ginagawa mo. Ito sarili ko po, guys. Ito lang po. Sarili kong opinion to. Kung ano yung nakikita ko. Kasi kung walang magpupuna sa atin, hindi natin makikita yung pagkakamali natin eh. Diba? Lahat tayo may ano tayo sa buhay. May puna. Pero minsan yung advice natin sa sarili, may mag-advise man sa sarili natin, tatanggapin din po natin. Kasi hindi po natin alam kung saan tayo nagkakamali. No bother perfect, Brother Jose. Tanggapin mo kung sino, kung mayroon man magpayo sa'yo, natigilan mo na. Huwag mo nang itaas yung ano mo, yung ego mo. Walang mangyayari niyan. Nasisira lang ang buhay mo sa harap ng kamera. Oo, harap ng kamera yan eh. Pero marami din taong naiinis sa bawat bigkas ng bibig mo. Kasi, uulitin ko, daig mo pang babae. Ito reaction, payo ko kay Brother Jose, tama na. Walang mangyayari. Una kong ano sa'yo, tawagan mo. Dahil alam ko naman si Kalinga Prab at si Kuya Bal. Ang puso nila, napakalambot yan. Tatanggapin ka nila ulit. O tatanggapin yung sorry mo. Kung hindi ka man lang bumalik, manghingi ka lang ng sorry, tapos na. Wala nang ano, makikita na lang sa kamera mo. Mag-charity ka, tumulong ka. Kung mayroon naman tutulong sa'yo, ipagpatuloy mo. Huwag na sa ganito kasi napakapangit po, Brother Jose. Hindi po maganda sa paningin ng tao. Mayroon mang magustuhan pero mas marami po ang ayaw sa ginagawa mo. Ilan-ilan lang po yung may gusto sa ginagawa mo. Pero maraming hindi gusto dun sa ginagawa mo.
Huwag tayong umasa sa views lang. Huwag kasi views lang yan eh. Kapiranggot lang yan. Pero yung tiwala ng tao sa'yo, masigit pa doon na maasa mo. Kasi yung maraming nagmamahal, mas masarap yung magsabi sa'yo na, ay, thank you, Brother Jose. Thank you sa ginagawa mo. Unang-una kasi huwag mong sisiraan yung mga taong tumutulong sa'yo. Lilingon tayo kung sino yung unang tumulong sa buhay mo. Kasi yung mga taong tumulong naman yan, huli na yan eh. Pero yung unang-una mong simulang tumulong sa buhay mo, yun dapat ang tingnan mo ng utang na loob. Di ba napakasakit yung sinasabihan mo nga na hindi kita kinukuwang ninong, ayaw niyang ninong na sinungaling? Alam mo, hindi mo mabigas sa bibig mo na masyado dahil ikaw mismo sa sarili mo, nagsisinungaling ka. Pagkatapos sinasabihan mo pa yung isa na hindi ka makatingin sa mata, titingnan mo sa mata, dahil nagsasalamin, hindi man siya bulag, hindi man siya duling, hindi man masakit yung mata niya, huwag mo yung idahilan niya sa salamin ng suot ng tao. Kasi hindi mo alam kung bakit nagsasalamin yung tao. Kasi minsan, masakit sa mata yung liwanag, lalo na sa harap ng kamera. May edad na po yung tao. At saka huwag mo din sabihin na ngayon lang yan siya ng pastor, pero yung ugali niya, may natitira pa siya dating ugali niya. Ayan, siguro lumabas sa bibig niya. Huwag mong sasabihin yun kasi hindi mo kilala masyado ang taong pinagsabihan mo. Dahil dati pa lang yan siya, matulungin na talaga yan siya. Dahil ang isang tao, kung wala sa puso niya ang pag-charity, hindi niya yan magagawa sa buong buhay niya. Tingnan mo, naubos nga lang yung pera niya, di ba? Tumutulong pa nga siya kahit mahina na yung views niya, di ba? Kusa, nagpapasalamat din ako sa mga tumutulong na mga nagdo-donate din para sa mga kababayan natin. Nagpapasalamat din ako sa inyo dahil nandyan kayo, katuwang sa pagtulong po ni Kuya Bal Santos Matubang sa mga kababayan po natin. Maraming maraming salamat din sa nagtiwala at sa magtitiwala pa, maraming salamat po. Dahil ang alam ko talaga si Kuya Bal, hindi ganun. Malabong mangyayari yung sinabi ni Brother Jose. Kay Kalinga Prab naman, malabo din yun, Brother Jose, yung sinasabi mo kay Kalinga Prab. Kasi unang-una pa lang yan, na nag-resign siya sa trabaho niya, Brother Jose, may pera na po yan si Rab bago siya nagbablog. Ang pagtulong kasi, Brother Jose, nung sinasabi mo mayroon siya kamag-anak na hindi natutulungan, hindi po yun obligasyon ni Kalinga Prab na pagtulong sa mga kamag-anak niya. Kahit first cousin man o second cousin yan, unang-una, hindi po yun pera ni Rab. Ang pagtulong ni Rab, yung tumuwang lang sa kanya mga sponsor, para lang dun po yan sa taong mga tinutulungan ng mga, kunwari, magbibigay ako, o ibigay mo yan sa ganito, sa kanya lang yun, hindi sa kamag-anak. Alang naman may magbigay yung sponsor sa kamag-anak ibibigay. Sinong mapapahiya naman doon? Di ba? Kasi, ang mga tao kasi, Brother Jose, ang laki ng tiwala kay Kalinga Prab. Iibahin mo siya sa'yo at sa kay Rab. Huwag tayo minsan, Brother Jose, magpadalos-dalo sa sinasabi natin na hindi muna natin pag-iisipan. Pag-iisipan mo muna bago mo ibuka yung bibig mo. Halimbawa, ikaw pala, Brother Jose, halimbawa lang to ha, sa pagtulong pala, kung may tutulong sa'yo, may sponsor na ibibigay mo kay ganito, hindi mo ibibigay doon kasi ibibigay mo sa kamag-anak mo, itulong mo yun doon. Siyempre, Brother Jose, hahanapin din yun ng sponsor kung naiabot ba doon sa mga taong doon sa sponsor na dapat niyang abutan. Ang mga sponsor kasi, Brother Jose, katuwang lang yan. Nagpapasalamat tayo doon. Dapat hindi mo kailangan sabihin na marami pa siyang kamag-anak. Hindi niya obligasyon yun, Jose. Swerte na lang kasi si Rab marami din pinapaaral. May mga scholar din siya. Sarili niyang pera. Hindi mo ba naisip yun? Grabe ka naman. Huwag ka naman magsalita ng gano'n kasi hindi mo, kailan lang kayo magkakilala. O nakasama mo sila kasi ikaw yung minsan naghahawak. Pero iba pa rin talaga. Noon pa talaga iba yung naramdaman ko para sa'yo. Diba? Opinion ko lang to, Brother Jose. Opinion ko yun. Huwag mong akuin na hindi mo obligasyon. Ang pagtulong kasi nila, na pinipili din nila yung ano yung dapat natin tulungan, yung walang-wala. Di ba ako nga, marami nga din akong ano na hindi ko. Kasi minsan huwag po natin pasanin ang mundong hindi natin kaya. O, di ba? Okay, Brother Jose. Sana kung narinig mo, kung mapanood mo naman tong ano ko, payo ko lang, tama na.
tigilan na natin. Kung hindi ka naman makinig sa akin, nasa iyo na yun. Buhay mo naman yan. Pero sa akin, parang hindi na po maganda. Kasi pagdating ng panahon, lalapit ka din sa kanila. Ayan, kung ano lang sana, sabi mo nga, laki ka ng Christian. Minsan huwag natin gamitin ang Christian kung ginagawa mo rin ang hindi maganda. Di ba? Kasi kung laki ka sa Diyos, hawak mo ang Biblia, hindi dapat ganyan lumabas sa bibig mo. Na mismo kamag-anak mo pa ang pinagsabihan mo. Di ba? Oo, mga vlogger tayo. Ako man hindi ko ipagpalit yung mabuting ginagawa ng tao sa akin. Hindi bali mawala tong channel na to. Di ba matagal na ako hindi ko inano yung channel ko? Kasi hindi naman itong nagpabuhay sa buhay ko eh. Hindi ito. Di ba? Ano hindi natin muna yung sarili natin bago tayo humarap ng kamera? Bago natin ibuka yung bibig natin, iisipin muna natin kung may mga tao ba tayong natatamaan? Kasi ano lang to eh. Kamera lang. Pwede ka magsalita kung ano yung gusto mong sabihin. Pero hindi natin alam kung yung sinasabi pala natin, mayroon pala tayong nasasaktan. Di ba? Guys, pagdating ng ano, darating din talaga ng ano na papasalamatan ko yung mga tao kung malapit sa buhay ko, yung tumulong sa channel ko, lalo na basta babanggitin ko, papasalamatan ko po yan sila. Yung mga taong nagpapagawa sa akin ng t-shirt before, nakakatulong sa channel ko, sa negosyo ko, sa nagbibigay sa akin ng mga pagtulong, babanggitin ko po yan sila isa-isa sa channel. Dito po, ano ko, papasalamatan ko po. Ganon din dapat yung gagawin mo, Brother Jose. Nagagawin mo din na mapasalamatan mo yung mga taong tumulong sa atin. Yan. Thank you, guys. Love you. Peace.